A fast-moving snowstorm blasting across the northeast today. Oh, watch out, watch out! Oh! Isang kahindik-hindik na pangyayari ang nangyari sa Estados Unidos na kumitil ng hindi pababa sa halos 100 na katao. Ano nga ba ang nangyaring matindi at malupit na pangyayari ang nangyari sa lugar na ito? The brutal cold weather is being blamed for more than 90 deaths across the country. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Estados Unidos, ang pugad ng isa sa pinakamaraming atheists sa buong mundo. Ang atheists, sila ang mga taong hindi naniniwalang may Diyos. Kaya kung ating makikita, ang Amerika ay halos pugad ng lahat ng mga trahedya, pangyayaring hindi kanais-nais. Isa mo pa dito ang nangyaring Super Bowl na kung saan nagkaroon ng barilan na kumitil ng ilang mga buhay. Ngunit isang dilupyo ang nangyari sa lugar ng Amerika. Higit sa 90 ang namatay matapos ang matindi at malupit na winter storms sa Estados Unidos. Mahigit sa 90 na namatay ang nauulat sa buong bansa matapos itong tambakan ng malupit na winter storms sa mga nakaraang linggo. Kabilang ang mga namatay ay hindi kukulangin sa 25 na taga Tennessee at 16 sa Oregon na nanatiling nasa ilalim ng state of emergency dahil sa matindi nitong ice storms. Libo-libong tao rin ang nanatiling walang kuryente sa malalaking bahagi ng bansa. Inaasahan na magiging maayos ang mga icy conditions sa mga susunod na araw. Bilang kabuuan, mayroong 92 weather-related na pagkamatay na naitala sa buong bansa sa nakaraang linggo ayon sa bilang na minaintain ng CBS, ang US partner ng BBC. Bagaman mas marami ang namatay sa Tennessee at Oregon, may mga ulat din ng pagkamatay sa Mississippi, Illinois, Pennsylvania, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey at iba pa. Sa isang insidente sa Portland, Oregon noong nakaraang Miyerkules, 3 tao ang na-electrocute nang magdulot ng malakas na hangin ng pagbagsak ng power line at tamaan ng sasakyan na sinasakyan nila. Ang isang sanggol na kasama sa sasakyan ay nakaligtas. Ang ibang pagkamatay ay patuloy pa rin iniimbestigahan, kasama na ang isang tao na namatay sa isang 5 kotse na naaksidente sa Kentucky at 4 sa Illinois. 5 sa mga namatay, karamihan sa kanila ay inaakalang mga walang tahanan, ang namatay sa loob lamang ng 4 na araw sa Seattle, ayon sa Associated Press. Sa Mississippi, pinag-iingat ang mga driver na magmaneho lamang kung kinakailangan at maging maingat sa black ice sa mga kalsada ng estado dahil sa kondisyon ng panahon na antala ang pagbabalik ng mga mag-aaral mula sa winter break sa mga kolehiyo at universidad sa estado. Ang death toll ng estado ay umabot na sa 11 matapos ideklara ang 3 karagdagang pagkamatay noong linggo. Iniimbestigahan din ng mga opisyal sa Mississippi ang mga online na chismis tungkol sa posibleng kakulangan ng tubig. Dulot ng bagyo ang nag-udyok sa mga residente na mag-imbak ng tubig sa nilang bathtub. Dahil dito nagkaroon ng pansamantalang pagbaba ng presyon ng tubig at tuyong gripo para sa libu-libong residente sa Jackson, ang kabisera ng estado, na may mga nakasanayang problema sa tubig. Patuloy din ang problema sa tubig sa Tennessee kung saan 400,000 ang nasa ilalim pa rin ng boil water notice dahil sa mga sirang tubo sa Memphis area. Isa sa halos 30 na lugar na naglabas ng parehong babala, sinabi ng lokal na utility na naayos na nila ang 41 na water mains at mahigit 4,000 na water pipes dahil sa malamig na temperatura. Gamitin ang kulo o bote na tubig para sa pag-inom, paggawa ng yelo, pagtutbrush ng ipin, paghugas ng pinggan at paghahanda ng pagkain hanggang sa susunod na abiso, sabi ng kumpanya sa kanilang pahayag. Ang gripo ng tubig ay ligtas para sa pagligo at shower, ngunit subukan na ito ay hindi mapunta sa iyong bibig. Ayon sa mga ulat, ang mga restaurant at bar sa Southern City ng US ay gumagamit ng bote na tubig upang mabigay serbisyo sa kanilang mga customer noong linggo at may ilang napipilitang magsara o mag-alok ng nabawasang menu. Bagaman karamihan sa mga lugar sa US na nawala ng kuryente dahil sa winter weather ay nakabawi na, libo-libong tao pa rin ang walang kuryente sa buong bansa. Sa linggo ng gabi, 45,000 ang walang kuryente. Sa Oregon, nagulat din ng mga karagdagang brownout
sa Pennsylvania, California, New Mexico at Indiana. Naglabas ang National Weather Service ng ice storm warning para sa mga bahagi ng Arkansas at Oklahoma at inaasahan na magiging delikado ang mga kondisyon sa pagmamaneho sa malaking bahagi ng bansa hanggang Lunes. Pagkatapos nito, inaasahan ang pag-usbong at may babala ang ilang meteorologo na ang mainit na hangin at ulan ay maaaring magdulot ng baha sa ilang bahagi ng Midwest at Northeastern US sa dulo ng Linggo, kung saan ang temperatura ay maaaring higit sa karaniwang kapanahunan. Ang ulat na ito, na ayon din sa BBC, ay isang bagay na nagpapakita sa atin na ang ating mundo ay hindi naligtas na lugar at ang Estados Unidos ay nabibigyan ng babala ng langit na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. At sa aking mga tagapakinig, nawa ay patuloy tayong manampalataya at huwag nating kakaligtaan ang ating Panginoong Diyos, sapagkat siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at tunay na kaligtasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Tayo ay 100% natutulungan ng ating Panginoon Diyos. Kumapit lamang tayo sa Kanya at huwag bibitaw. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, Panginoon, ang aming pong mundo ay talaga namang nagpapago. Maraming mga trahedya sa buong mundo ang hindi po namin inaasahang nangyayari. At nakikita po namin, Panginoon, na ang panahon ay malapit na. Tulungan kayo, Panginoon, na itakda ang aming buhay at ialay ito lamang sa inyo. Tulungan din ang mga kaibigan po namin na sa bingit ng dilubyo, na sa bingit, Panginoon, ng mga problema sa mundo, na dulot ng kasamaan, na dulot ni Satanas. Tulungan kayo, Panginoon, na manampalataya hanggang huli at ipaglaban ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pagmamahal sa amin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.